Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Binibining Rachel Ann Campos, ang magiging tagapagdaloy ng Ahalin sa araw na ito. Ang ating Ahalin ay pagtatansya ng sagot o product ng dalawang digit na numero at isa hanggang dalawang digit na may angkop na sagot. Handa na ba kayong matuto mga bata? Magaling! Simulan na natin! Narito ang isang sulihanin. Kailangan nating suriin kung paano natin ito masasagutan. Sabayan niyo akong basahin. Sa inyong paahalan ay may humigit kumulang 34 na mag-aahal sa isang solid ahalan. Mga ilang mag-aahal kaya ang mayroon sa 7 solid ahalan? Paano kaya natin ito masasagutan? Suriin muna natin ang salitang humigit kumulang. Ano ang ibig sabihin ng humigit kumulang? Magaling! Ang humigit kumulang ay salitang hindi nagsasaad ng tamang bilang. Kaparehas ito ng salitang mga ilan. Ibig sabihin, ikaw ay nagtatansya. Kaya, kailangan alam natin ang mga hakbang sa pagtatansya. Narito ang mga hakbang sa pagtatansya ng mga bilang. Una, i-round up ang mga factors sa pinakamataas nitong place value. Ikalawa, pagkatapos mag-round up ay i-multiply ang mga factor. Tandaan, huwag i-round up ang mga factor na iisang digit lamang. Muli, balikan natin ang sulihanin. Sa inyong paahalan ay may humigit kumulang 34 na mag-aahal sa isang silid ahalan. Mga ilang mag-aahal kaya ang mayroon sa 7 silid ahalan? Kung gagawa tayo ng multiplication sentence o pamilyang na pangungusap, ang mabubuo natin ay 34 multiply sa 7 equals n. Muli, ito ay nanggali sa ating sulihanin. Una nating gagawin ay i-round up ang ating mga factor. Ang 34 ay may dalawang digit. Kaya kung ito ay i-round up natin, ito ay i-round up natin sa pinakamalapit na sampuan. Ano kaya ang magiging sagot? Magaling! Ang 34, kung ito ay i-round up sa pinakamalapit na sampuan, ito ay magiging 30. Sunod naman ay 7. Dahil ito ay iisang digit lamang, ito ay ating kokopyahin na lamang. Ikalawa, pagkatapos mag-round up, ay i-multiply natin ang mga factor. 30 i-multiply sa 7, ang magiging sagot ay magaling, 210. Kaya, mayroong humigit kumulang 210 na mag-aahal sa 7 silid ahalan. Kung nakasunod ka, binabati kita. Narito naman ang isa pang halimbawa. Ito ay may tig-dalawang digit. Paano kaya natin ito sasagutan? Una, i-round off ang mga factor sa pinakamataas nitong place value. Parehong dalawang digit ang factor nito. Kaya kinakailangan nating i-round off pareho sa pinakamalapit na sampuan. Ngayon, ang 24, kung ito ay i-round up, ito ay magiging magaling, 20.
At ang 16, kung ito ay i-round off, ito ay magiging magaling 20. Pagkatapos mag-round off, ay i-multiply ang mga factor. Multiply natin ang 20 sa 20. Simulan natin sa 20. 0 i-multiply sa 0, ang sagot ay magaling, 0. Sunod, 2 i-multiply sa 0. Magaling, 0 din. Next, 2 i-multiply sa 0. Magaling, 0. 2 i-multiply sa 2. Magaling, ang sagot ay 4. Sunod, i-plus natin. Dahil ang 0 ay wala nang katapat, ito ay ating ibababa na lamang. Sunod, 0 plus 0, ang sagot ay 0. Magaling. Sunod, ibababa na lamang natin ang 4 dahil wala na itong katapat. Kaya, ang estimated product ng 24 i-multiply sa 16, ang sagot ay 400. Kung ikaw ay nakasunod, binabati kita. Narito naman ang isa pang halimbawa. 34 i-multiply sa 45. Muli, una natin gagawin ay i-round up ang mga factor sa pinakamalapit na sampuan. 34, kung ito ay i-round up natin, ito ay magiging magaling 30. At ang 45, kung ito ay i-round up, ay magiging 50. Ngayon, sabay-sabay nating i-multiply. 0 times 0. Magaling, 0. 3 multiply sa 0. Magaling, 0. 5 multiply sa 0. Magaling, 0. 5 i-multiply sa 3. Magaling, 15. Sunod ay i-plus natin. Dahil wala kang pantay ang 0, ibababa na lamang natin ito. 0 plus 0, 0. At ang 15, dahil wala itong kapantay, ito ay ating ibababa na lamang. Kaya, ang estimated product ng 34 i-multiply sa 45 ay 1,500. Kung ikaw ay nakasunod, binabati kita. Ngayon naman, tayo ay magsanay. Subukan natin kung naintindihan ninyo ang ating ahalin. Kunin natin ang estimated product ng 31 at 6. Mamili kayo sa mga sagot na 150, 180, 190. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo sa pagsasagot. Tapos na ba mga bata? Subukan natin checkan kung tama ang sagot ninyo. Kung ang sagot ninyo ay 180, kayo ay tama. Magaling! Paano kaya natin nakuha ang sagot na ito? Una, i-round up natin ang 31. Pag i-round up natin, ito ay magiging 30. At ang 6, ito ay isang digit lamang. Kukopyahin na lamang natin ito. Sunod, i-multiply natin. Ito ay magiging 180. Kung ito ang sagot mo, tama ka. Magaling! Subukan naman natin. 39 i-multiply sa 21. Mamili kayo sa mga sumusunod. 600,
1,800. Bibigyan ko kayo ulit ng 10 segundo sa pagsasagot. Tignan natin kung tama ang sagot ninyo. Kung sagot nyo ay 800, magaling, tama kayo. Paano kaya natin nakuha ang 800? Muli, ang 39, kung ito ay round up, ito ay magiging 40. At ang 21, kung ito ay round up, magiging 20. Sunod, i-multiply naman natin. Ang magiging sagot ay 800. Kung 800 din ang sagot mo, tama ka. Magaling! Tandaan, ang unang hakbang sa pagtatansya sa sagot o product ng parehong dalawang digit na numero ay ang pag-round up sa parehong multiplicand at multiplier sa pinakamalapit na sampuan. Pagkatapos ay i-multiply para makuha ang natansyang sagot o product. O mga bata, naintindihan niyo ba ang ating ahalin sa araw na ito? Kung naintindihan, maaari mo nang sagutan ang mga pagsasanay sa iyong module. Kung hindi pa, maaari mong balikan ang mga ahalin sa iyong module. Maaari mo din balikan ang video na ito. Paalam!